Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, December 13, 2021. Yung minomonitor nga natin bagyo, no, sa ating advanced weather forecast na naipalabas na natin sa mga nakaraang araw. Ito nga po ay isa na siyang ganap na bagyo. Andito po siya ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa na po siyang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga po ay nasa layong 1,875 kilometer sa eastern section po yan ng Mindanao. Tinataglay nga po nito, no, yung maximum sustained wind na abot na 55 kilometer per hour. Malapit po yan sa gitna. At may pagbugso, no, na abot na 70 kilometer per hour. Ang movement nga po nito ay west-northwestward sa bilis na 20 kilometer per hour. Ito nga po, no, ayon pa rin sa ating advanced weather forecast na may posibilidad na magkaroon ng landfall scenario dito sa may area ng Mindanao, sa may parteng Surigao City. At ito nga po ay dadaan ng Visayas at tatawid po yan ng Sulusi papunta naman dito sa may Palawan. Makikita po natin yan mamaya sa ating advanced weather forecast. At sa ngayon po, no, ang umiiral sa ating bansa dito po sa may Luzon area at extreme northern Luzon ay yung ating Northeast Monsoon, no? At nakakaranas nga po ng malamig na panahon pa rin ang extreme northern Luzon, northern Luzon, dahil pa rin po yan sa ating amihan. At dito naman po, no, sa may Bicol Region, sa southern Luzon and central Luzon, nakakaranas po tayo dyan ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa ating shear line. Dito naman sa may Visayas, makikita naman po natin, no, na halos abot po rin ng shear line natin dito sa may eastern Visayas. At sa may Mindanao naman ay may mga posibilidad tayong localized thunderstorm na mararanasan. At sa may Palawan naman ay magiging maganda pa rin naman ang lagay ng panahon. Check natin sa satellite image kung saan nga yung mga posibilidad, no, na makaranas ng pag-ulan. Dito nga po, no, sa may parte ng Luzon area, dito nga po sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, at Mountain Province and Aurora ay makakaranas po yan ng cloudy sky with light rains. At dumako naman tayo dito sa may parte ng Bicol Region, Eastern Visayas, at ng Quezon, Oriental Mindoro. Makakaranas po tayo dyan ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan dahil sa shear line. Sa may Romblon, Aklan, Capiz, Dinagat, and Surigao Provinces. Makakaranas po tayo dyan ng mga bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. At ang ilang bahagi ng Visayas po ay magiging maganda naman ang lagay ng panahon. Asa pa rin yung bigla ang mahina at katamtamang pag-ulan. At dito naman sa may Mindanao, kung saan nga po makakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan at yung ating localized thunderstorm. Dito naman sa may Palawan, makikita natin wala tayong nakikita makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan sa Mindanao. Rather sa may Palawan. Check naman natin, no, yung ating advanced weather forecast kung saan nga itong minomonitor nating posibleng si Bagyong Odette. Mapapansin natin by December 14, makita nga po natin nag-intensify na nga po ito tropical storm itong si posibleng Bagyong Odette. At pagdating naman po ng alauna o ng hapon ng December 14, ito nga po ay mag-i-intensify pa bago pumasok sa ating power line. At pagdating naman ng December 15, ito nga po, no, bago pa lang po dito pumasok, ito nga po ay posible maging severe tropical storm. At December 15 ng alauna ng hapon, ito nga po ay mapapansin natin yung pinakasentro niya ay papasok na sa ating bansa. By Wednesday po yan, ano? And by Thursday, December 16, ito nga po ay nakapasok na ng ating bansa at ito nga po ay nandito sa eastern section ng Mindanao, dito sa may Surigao. At ito nga po ay posibleng nasa typhoon category na. By 1 p.m. ng December 16, mapapansin natin as typhoon category
ito nga po ay dito, may posibilidad dito nga po yan sa may Surigao magla-landfall. By December 17, makikita natin tatawirin niya nga po itong Mindanao at dadaan po yan dito sa may parte ng Visayas. At summer dito po yan sa may Bohol, magkakaroon tayo ng landfall scenario. Then pagdating naman po ng alauna ng hapon ng December 17, ito nga po ay posibleng nandito na nga sa may Sulusi at patungo naman siya ng Palawan. At pagdating ng December 18, ito nga po ay may posibilidad dito sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan. Makakaranas na po ng mga sungit o panahon dyan. At by December 18 ng alauna ng tanghali, ito nga po ay nakatawid na ng landmass ng Palawan. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin, no, para dito sa minomonitor nating posibleng bagyong Odette na papasok ngayon sa ating bansa. Inuulit po natin, ano, ito pong ating advanced weather forecast ay possible scenario pa lamang po. Ito po ay may mga posibilidad pa ang pagbabagong mangyayari, kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast at iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan na posibleng daanan nitong si Bagyong Odette. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately. Thank you.